Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Pinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW kahapon April 18 na tatlong Filipino ang nasawi sa nangyaring matinding pagbaha sa United Arab Emirates o UAE. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, dalawang Pinoy ang namatay matapos na ma-suffocate sa loob ng kanilang sasakyan sa gitna ng matinding pagbaha. Nasawi naman ang isang Filipino nang masangkot sa isang vehicular accident na dulot pa rin ng baha. Tiniyak naman ni Yusek Kakdak sa Filipino community roon na patuloy ang suporta ng Philippine government sa mga naiwang pamilya ng nasawi nating mga kababayan. Hataw Balita Ngayon! Kinontra ng China Embassy sa Pilipinas ang mga inilabas na komentaryo ng ilang mambabata sa kamera kaugnay sa umano'y naging pagdagsa o pagdami ng Chinese students sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa China, naguudyok lamang ang mga malisyosong paratang ng mga house salons ng duda at galit laban sa kanilang bansa. Nanawagan ng investigasyon ng ilang mga kongresista ukol sa umano'y nakaaalarmang malaking bilang ng Chinese students sa Cagayan Province sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Maaari umano itong magdulot ng banta sa national security ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon! Pinaimbestigahan naman ni Senator Francis Tolentino kung konektado sa bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o ETCA sites ng Estados Unidos sa Pilipinas ang umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Para sa Senador, kailangan ding alamin ng Commission on Higher Education o CHED at Bureau of Immigration kung bakit sa Cagayan piniling mag-aral ng maraming Chinese students. 2 sa 4 na dagdag sa EDCA site sa bansa ang nakabase sa Cagayan, partikular na sa Naval Base Camilo Osillas sa Santa Ana at Lalo Airport. Kung ito ay halimbawa ang 4-year course at yung mga iba naman ay nag-enroll ng bago pa mag-declare ng EDCA site, eh baka iba ng iba yon. Kung yung influx, yung spike ng enrollment ay after declaration ng EDCA site, at kung totoo yung diploma mill na sinasabi, so investigahan yan. We can speculate, but again, kailangan itong patunayan na maigi. Makita natin yung proof nito. Kasi yung EDCA naman, rotational yun eh. Hindi naman permanent yun. Hataw Balita Ngayon! Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na desisyon ng Pilipinas ang pagpapalakas ng alyansa sa Estados Unidos at Japan. Kasunod ito ng ginawang pagkondina ng China laban sa isinigawang trilateral summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dagdag pa ng DFA, dapat din anyang mag-isip mabuti ang China sa mga aksyon nito sa South China at West Philippine Sea, dahil alam ng lahat kung sino ang dahilan ng tensyon sa rehiyon. Hataw Balita Ngayon! Pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang kauna-unang pagsabak nito sa Balikatan Exercise ngayong taon. Opisyal nang bubuksan ang naturang aktibidad sa Lunes, April 22 sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ipakakalat ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga lugar kung saan isasagawa ang Balikatan Exercise, kabilang na sa Palawan, sa Batanes, sa Hilagang Luzon. Hataw Balita Ngayon! Planong magsampa ng impeachment complaint laban sa mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC, si dating Caloocan City Congressman Edgar Egay Erice. Ayon sa dating kongresista, nagkaroon umano ng pag-abuso sa diskresyon ang COMELEC. Sagot naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa silang humarap kapag may ihahaing impeachment sa kanila. Noong nakarang eleksyon na may mga nasira at may mga pumalpak na kulang-kulang 2,000, sinisina nga po ang COMELEC eh. Ngayon po hindi na po namin magagaranti na hindi lang 2,000 yan. Balita Ngayon!
Inihayag ng State Weather Bureau PAGASA na maaaring makapagtala ng extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw. May posibilidad umanong patuloy na tumaas pa ang heat index hanggang sa buwan ng Mayo sa ilang lugar sa bansa, kabilang na ang Cagayan Valley area, Isabela, Ilocos Region, maging sa Metro Manila at karatig ng mga probinsya ng Batangas at Cavite. Patuloy naman ang koordinasyon ng PAGASA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa lokal na pamahalaan. Hataw Balita Ngayon! Good morning, Maria at James. At ayan, talagang dito sa Pilipinas, napaka-init nga no, ng nararanasan natin ngayon. Talagang possible na magkaroon talaga ng kumbulsyon ano, dahil pagka 40 degrees, di ba, yan na yung ano, na kinukumbulsyon na yung mga bata. Eh, may mga lugar tayo dito, umaabot sa 43, 44, 46. Ganyang kainit. Sa inyo ba, James at Maria, kamusta naman? Yeah, una na ako, Maria, sa iyo. Ano, dito sa amin sa Maryland, patapos na ang winter, actually, tapos na ang winter season talaga. Nasa kalagitnaan tayo ng spring. Pero yan yung mga nagmi-mixture, yung lamig sa gabi, tapos mainit sa umaga dahil pagtapos ng spring, ano na rin summer na rin. Pero sana yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, amigo, katulad na sinabi mo, para hindi naman makumbulsyon, masyadong mainitan. Palagi lang uminom ng fluids, ng water, para mapalitan naman yung kanilang mga pawis. Sa inyo ba dyan, Ate Marie, kumusta bang bayan natin sa Texas? Oo, amigo, at James, ano? Actually, tinignan ko nga eh. Sabi ko, bakit parang mainit yata, no? Malayo-layo pa ang summer season kasi kapapasok pa lang ng spring. O ano ba yan, tagsibol dito naman sa dako ng Amerika, no? Pero nasa, kachecheck ko lang, ano, nasa 31 degrees Celsius na tayo. So, mas tataas pa yan sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo kung saan yan naman ang summer season dito sa Texas. At alam mo, kawawa nga yung ating mga kababayan. Ang dami kong naririnig dyan nga, ano, amigo, na mga nagre-reklamo, kailangan ng ayuda sa mga air conditioning system. Tapos sasabayan pa siguro yan ano, ng pagkawala naman ng supply ng tubig. Pero sana magawan agad ng paraan ng ating pamahalaan, kawawa naman ng ating mga kababayan. Amigo at James. Oh, at isa pa sa mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa ating bansa, ito ang pagdami ng mga Chinese student dito sa probinsya ng Cagayan, na ngayon nga ay pinanais na paimbestigahan ni Senator Francis Tolentino, James. Yeah, oo nga eh. Sabi nga niya, hindi naman masamang mag-speculate. Kailangan lang nating malaman yung bang pagdagsa nga daw ng mga enrollees, bakit lumagsa doon sa, bakit sa Cagayan pa din, ay after ba ng EDCA sites na ito ay dideclare or before, para malaman natin kung talagang marapat ba talagang mag-speculate tayo. Tandaan natin, mga estudyante rin ito, pero hindi natin alam kung ano pa rin ang posibilidad kahit ba mga estudyante itong mga Chinese students na nag-enroll sa Cagayan. Ano masasabi mo naman dyan, Marie? Oo, kasi normally dapat masaya tayo, no? Dahil mag-welcome tayo, additional kumbaga income din yan sa ekonomiya ng bansa. Pero mag-iisip ka nga rin yung kung tayo yung mga Pilipino, no, nagdadagsaan sa Manila at sa iba't ibang lugar kung saan magaganda talaga or sikat yung ating educational system, eto naman ay nagdagsaan naman sa provincial area naman. Kaya syempre mag-iisip ka rin. Hindi naman masama yon, lalo na kung ang pag-iingat naman ang nasa isip ng ating mga mambabatas. Ayan, sige, abangan natin kung ano pa yung mga nakapaloob at ibang mga detalye pa dyan, ano, sa mga susunod na araw. Ipinatigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panghuhuli sa gumagamit ng e-bike at e-trike sa national roads ng Metro Manila sa kabila ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y kahit apat na araw pa lamang na ipatutupad ang pagbabawal sa mga nasabing electric vehicle na dumaan sa pangunahing kalsada. Ayon sa Presidente, kailangan pa ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang batas trapiko na ito na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto dun sa mga electric vehicles sa national road, napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga
dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laki multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Surala sa South Cotabato dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa municipal agriculturist, halos 1,000 ektaryang lupang sakahan at fish pond na ang natuyo dahil sa sobrang init ng panahon. Umabot na sa 71 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikulturang bayan. Ang calamity fund naman ay gagamitin ng lokal na pamahalaan para magbigay ng tulong sa mahigit 1,000 na apektuhang magsasaka sa lugar. Pinaninindigan na ni Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez ang kanyang pahayag na humihimok sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Alvarez, handa siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Sa kabila ng pambabatikos, hindi babawiin ni Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez ang kanyang naging pahayag para ipanawagan ang withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvarez ay nahaharap ngayon sa kontrobersya matapos niyang sabihin sa prayer rally sa Tagum City noong Linggo, April 14, na mag-withdraw ng kanilang suporta ang Coast Guard at Military kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Paliwanag ni Alvarez, nakikiusap lamang siya sa AFP at wala siyang pinipilit sa kanila. Imbes na gumamit ng dahas o warship, magipag-usap na lang ay niya ang Pilipinas sa China upang maiwasan ang gyera na magdudulot lamang ng kagutuman at kamatayan. Ayon pa sa mambabatas, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedition dahil bahagi ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Hindi rin umano niya nalabag ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials dahil nagsisilbi siyang boses ng kanyang nasasakupan. Napilitan niya siyang magsalita dahil sa nararanasan umano niyang political persecution tulad ng pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa flood-prone project at pagkasuspinde ng 60 araw sa gobernador ng Davao del Norte. Hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? Okay. At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Mm-hmm. Ano bang ginawa kong krimen? Gayunman, handang panindigan ni Alvarez ang kanyang pahayag at bukas siya sa anumang imbestigasyon ng AFP at Department of Justice. Iginagalang din ito ang desisyon ng Philippine Navy kung tatanggalin siya bilang isang reservist. Lilinawin ko lang, hindi ko tatakbuhan yan. Haharapin ko yung kaso na yan. Sa huli, nilinaw din ni Alvarez na wala siyang layon na pababain sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Na kung darating yung panahon na yan na yung Pangulo ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, kaya mayroong vice presidente, nag-i-elect tayo ng vice president. Basically for that purpose, para ito yung line of succession. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon!
Umiikot ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang Land Bank of the Philippines upang itaguyod ang Bilis Ipon Digital Financial Inclusion Caravan. Layunin ng programa na isulong ang ugali ng pag-iimpok sa mga Pilipino sa buong bansa na pinapagana ng mga digital na produkto ng Land Bank, gayon din ang pagtulong sa pagpapalakas ng kabuhayan sa pamamagitan ng abot-kayang makahandog na pautang. Si Danny Munar, humahataw! Balita ngayon! Daang-daang magsasaka ang tinuruan ng Land Bank of the Philippines hinggil sa digital financial inclusion sa Palayan City, Nueva Ecija nitong Huwebes, April 18. Kabilang sa mga alok ng bangko na itinuro ay ang mabilis na pagbubukas ng Piso Plus account gamit ang smartphone at internet access sa pamamagitan ng mobile banking apps. Hindi na rin nangangailangan ang paunang deposito o pagpapanatili ng balanse at nagbibigay na ito ng agarang akses sa buong hanay ng mga serbisyo ng digital banking kabilang ang mga paglilipat ng pondo, pagbabayad ng bills, mga transaksyong e-commerce at mga withdrawal kahit walang physical card. Katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan, highlight ng aktibidad ang Land Bank Agrisenso Lending Program na may 10 bilyong inisyal na pondo na layuning hikayatin ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda para sumali sa value chain ng financing at farm clustering. Marami pa rin hindi nararating ng credit facilities sa ating mga magsasaka at saka mga fisher folks, lalo na yung mga nasa mga liblib na lugar, no? Kung pinapalawakan nila, actually, yung programa kung nakita ninyo, hindi na lang productivity, production loans, kundi yung the entire value chain. Sa pamamagitan ng mababang interest rate ng pautang, inaasahang tataas ang produksyon ng ani ng mga magsasaka. Ano to? 7% per annum kada taon. So, ibig sabihin nun yan, pag 6 months yan, usually kasi ang palay naman 6 months lang, is 3.25%. Per, yung buo na po yun, hindi yun per month. So, ganun po kababa yung interest dito sa agri. Tiniyak ng Land Bank na patuloy nilang gagamitin ang makabuluhang pakikipagsosyo at digital technology para maabot at mapagsilbihan ang mga kababayang magsasaka kahit sa pinakamalayong sulok ng bansa. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Nagsagupaan ang pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Army laban sa grupo na hinihinalang New People's Army o NPA kahapon sa Camalig, Albay. Pinagtataguan ng mga matataas na kalibre ng baril at mga bala na diskubre ng mga otoridad. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Bandang madaling araw nitong araw ng Huwebes, April 18, may umaaligid umano ng mga armadong kalalakihan sa barangay Magogon sa bayan ng Camalig, Albay. Agad namang ipinagbigay alam sa mga kawani ng Camalig Municipal Police Station ng isang concerned citizen ang namataang grupo. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa sitwasyon kasama ang 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division ng Philippine Army at National Intelligence Coordinating Agency o NICA 5 sa lokasyon kung saan tinukoy na agad na pinaputukan ng mga armadong grupo ang tropa ng gobyerno. Tumagal ang palitan ng putok ng magkabilang panig ng halos 30 minuto na ikinasawi ng isang miyembro ng hininalang New People's Army o NPA at dalawa pa ang nadakip. Tumakas ang armadong grupo sa di matukoy na direksyon kaya nagsagawa ng hot pursuit operations ang tropa ng gobyerno sa strategic areas upang madakip ang mga ito. Arestado ang dalawang miyembro ng rebeldeng grupo na kinilala na sina Marcy o Masi, 42 anyos na may warrant of arrest sa kasong attempted murder at destructive arson, at isa pang alias Kayeng, 44 years old na may kasong murder. Nasa kustodiya na nakamalig MPSA alias Kayeng na nagsiwalat sa mga kinaroroonan na pinagtataguan ng mga armas sa Purok 3, Barangay Panoy Poy, Camalig, Albay. Narecover ng mga otoridad sa tinukoy na taguan ang mga nakasakong iba't ibang klase ng baril at bala, 5 M14 rifle, 3 piraso ng upper receiver M14 rifle at lower receiver M14, 3 pieces trigger assembly, 1 M16 rifle, 8 piraso ng M14 steel magazines, 1 piraso ng M16 long steel magazine, 40 pieces cartridge ng M16, 729 pieces ng cartridge ng M14 rifle. Ayon kay Police Regional Office o PRO 5, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, pinupuri nito ang matagumpay na operasyon
sa pakikipagtulungan ng tropa ng gobyerno, partikular ang PNP, Philippine Army at NICA. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan ang Caribbean Ambassador na magkaroon ng International Slavery Tribunal. Ayon kasi sa mga otoridad, sa loob ng 4 na dekada, umabot na sa 12.5 million na African ang naitalang sa pilitang dinukot upang ibenta bilang mga alipin. Mula sa Toronto, Canada, ay humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw balita ngayon! Hello Jenny, kumusta kayo dyan? Ano ba ang naging panawagan ng Caribbean Ambassador hinggil naman sa Slavery Tribunal? Marie, nanawagan si David Commission, Barbados Ambassador to the Caribbean Community, na magkaroon ng bagong International Slavery Tribunal dahil wala pa umanong international court na handang humawak ng malawak na reparation claims. Nais ni Ambassador Commission na mabigyan ng hustisya ang naranasan ng milyong-milyong African na sapilitang ibinenta para sa transatlantic slavery sa loob ng 4 na dekada. Umani naman ang suporta si Ambassador Commission sa ibang mga bansa, partikular na ang Nigeria, Guyana at Venezuela. Kinakailangan naman ng positibong desisyon mula sa United Nations General Assembly bago mabuo ang tribunal na ito. Naniniwala naman ang mga sumusuporta dito na hindi magiging madali ang pagbuo ng slavery tribunal dahil mangangailangan ito ng kooperasyon ng mga bansang sangkot sa transatlantic slavery at dahil na rin sa legal complexities nito. Balik sa iyo, Marie. Oh, Jenny, sana nga magkaroon na ng katapusan ito, ano? Pero ano ba ang mga ano ba ang mga bansa na naging sangkot sa transatlantic slavery at may umaksyon na ba sa mga ito? Marie, ilan sa mga bansang sangkot sa transatlantic slavery ay Portugal, Britain, France, Spain, Netherlands at Denmark. At Marie, noong nakaraang taon ay nagbigay na ng formal apology ang the Netherlands at bukod dito, nagbigay din ito ng $200 million na fund dahil kabilang nga sila sa mga bansang sangkot dito sa slavery na ito. At sana Marie, no, hindi lang Netherlands ang gumawa ng action kundi iba pang mga bansa na sangkot ka dito. Marie. Oo, correct ka dyan, Jenny. At syempre, mag-aantabay pa rin tayo sa mga updates tungkol sa balitang ito. No? Salamat, Jenny Rico, mula naman sa Toronto, Canada, kung saan nabuo ang Anti-Slavery Society of Canada noong 1851. Hataw balita ngayon! Pagbobotohan na ng United States House of Representatives ang tulong nito sa mga bansang Ukraine, Israel at Indo-Pacific. Maaari umano itong mangyari sa Sabado ayon kay Speaker Mike Johnson kahit na maraming tumututol. Itong humahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw balita ngayon! Inilatag ng House Appropriations Committee ang panukalang batas ukol sa security assistance na may halagang $95 billion. $60.84 billion dito ay para sa Ukraine, habang $23.2 billion naman ay para sa paglalagay muli ng weapons, stocks at facilities ng Estados Unidos. Mapupunta naman ang $26.4 billion sa Israel at $9.1 billion para sa humanitarian needs. Nasa $8 billion naman ang mapupunta sa Indo-Pacific. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, bibigyan niya ng 72 oras ang mababang kapulungan para ma-review ang panukalang batas at mag-amyenda bago itong pagbotohan sa araw ng Sabado, April 20. Idinagdag naman ito na maglalabas siya ng bukod na border security bill. Hinimok naman ni US President Joe Biden ang Kongreso na ipasa agad ang nasabing panukalang batas. Anya, pipirmahan niya kaagad ito upang maipakita sa mundo na hindi niya hahayaang magtagumpay ang Iran o Russia. Kapareho ang tatlong panukalang batas na nauna ng $95 billion foreign assistance package na naipasa sa Senado noong Pebrero. Ngunit hindi ito umusad hanggang ngayong Linggo dahil sa banta na patalsikin si Johnson bilang speaker. Kabilang sa tulong sa Ukraine ay ang economic assistance para sa Kyiv at hindi sa militar nito.
Ito rin ay kailangang bayaran ngunit maaari namang pagbigyan na lang ng Administrasyong Biden. Naglatag din ang mababang kapulungan ng ika-apat na National Security Bill. Kabilang dito ang pagpayag sa paglipat ng frozen Russian assets sa Ukraine at ilang sanction laban sa Hamas at Iran. Kasama rin ang pagpigil sa application sa ilalim ng ByteDance ng China. Daryl Angeles, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Kasalukuyan, halos buong bansa ay nakakaraan po tayo ng clear sky. At wala po tayo nakikitang papalapit na makakapanaulap na posibleng magdadala ito ng malawakang pag-ulan. Wala rin po tayong binabantayan o namomonitor na LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya po ang araw sisikat sa ganap na 5:14 ng umaga, ang araw lubog sa ganap na 6:11 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy ngayong nababawasan ng 2 metro kada linggo ang tubig ng tubig sa Angat Dam watershed sa Bulacan dulot ng matinding init na dalan ng El Nino. Kung magtutuloy-tuloy, nag-abiso naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa mga consumer na makararanas sila ng paghina sa pressure ng tubig para makontrol ang pagbaba ng water supply. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw, balita, ngayon! Mula sa dating 195.10 meters nitong April 11, bumaba na sa 193.06 meters ang level ng tubig ngayon sa Angat Dam kahapon April 18. Ibig sabihin nito, kada linggo ay nagkakaroon ng 2 meters na pagbaba sa level ng tubig ngayon sa Angat Dam dahil sa epekto ng tag-init o El Nino. Batay rin sa monitoring na sinagawa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Kada araw naman ay nasa 30 to 40 cm ang nababawa sa dam. Sakali namang magpatuloy ang ganitong kalaking pagbaba ng level ng tubig sa dam, pinangangamba naman nila sa katapusan ng buwan ng Mayo ay masagad na ang dam sa 180 meters o minimum operating level. Sa ngayon po, no, yung ating pong decrease of the reservoirs nasa around 30 to 40 centimeter per day. Pero kung ayon po sa ating pong data, no, ang binababa po ng ating pong reservoir on a weekly basis po at around 2.58 meter. At para makatipid sa tubig, minabuti ngayon ng National Power Corporation o NAPCOR at MWSS na bawasan ang supply ng tubig, partikular sa Metro Manila na nakikinabang ng 90% alokasyon sa Angat Dam. Ang ginagawa natin, sir, ano, so sa normal situation kasi, yung ating pong pressure sa ating tubig, pag binuksan mo yung faucet mo, malakas yung pressure. So, ang gagawin natin para hindi po masyado pong malakas yung consumption po ng ating mga customers, babawasan lamang po natin yung pressure. Samantala, maraming consumer ang nagtataka kung bakit tumihina ang water pressure nila lalo na sa gabi. Yung mga nakaraan po malakas, ngayon po kasi hindi ko alam ba't tumihina. May mga time po na mahina ang daloy ng tubig dito, ma'am. Lalo na pagka gabi. Tapos po, nahihirapan po kami minsan kahit sa paglalaba at sa pagpapaligo. Napansin po namin yan, kamakailan lang. Dalawang level ang binabantayan ngayon ng MWSS. Isa ay ang pag-monitor sa minimum operating water level ng Angat Dam na umaabot sa 180 meters at ang sagad sa 160 meters na critical level nito. Mag-aabiso naman anya ang MWSS sakali magbabawas sila ng supply ng tubig.
Sa ngayon, 50 cubic meters per second ang supply ng Angat Dam para sa MWSS, habang 30 cms naman para sa National Irrigation Authority na magtatagal lang hanggang katapusan ng May ngayong taon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Isinagawa sa Camarines Norte ang Person with Disability OPW Got Talent, kung saan layo nitong linangin ang mga talento ng mga kababayan natin kabilang sa nasabing sektor. Bukod rito, isang filmmaking contest naman ang isinagawa kasunod ng pagdiriwang ng Bantayog Festival sa Lalawigan. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw balita ngayon! 15 person with disability o PWD ang nagtagisa ng kani-kanilang mga talento sa ginanap na PWD Got Talent sa probinsya ng Camarines Norte kahapon April 18. Ang nasabing programa ay bahagi ng selebrasyon ng Bantayog Festival na ipinagdiriwang sa Lalawigan ngayong buwan ng Abril. Layo ng nasabing kompetisyon na linangin pa ang talento ng mga PWD at maipamalas ang halaga ng kanilang sektor sa lipunan. Iba't ibang talento gaya ng pagsayaw, pagkanta at pag-arte ang pinerform ng mga PWD na sumali sa nasabing kompetisyon. Sa sinasabi nga po nila na ano daw po yung pwedeng may tulong ng gobyerno sa mga may kapansanan. Tanong ko naman sa mga may kapansanan, ano ba yung pwede ninyong maipakita na kakayanan upang kayo tayo ay igalang, hangaan at kilalanin, iganga. Kaya gusto natin itong mga ganitong mga programa. Kasabay ng naturang patimpalak, binigyang parangal din bilang outstanding Bantayog PWD ang mga natatanging miyembro ng sektor na nagbigay ng malaking kontribusyon at nagpamalas ng inspirasyon sa kanilang mga larangan. Samantala, ginanap din kahapon ang Bantayog Film Festival sa Camarines Norte. 12 short film entry mula sa 12 bayan ang napanood ng mga Kamnorteño na gawa mismo ng mga film enthusiast at filmmakers sa probinsya. Ayon kay Camnorte Tourism Officer Bong Palma, malaki ang nagagawang tulong ng filmmaking industry sa turismo, kaya sinikap ng kanilang opisina na maisama ito sa pagdiriwang ng Bantayog Festival. Nakikita rin anya nito ang malaking potensyal ng mga filmmaker at mga artist sa probinsya na makilala sa movie industry sa bansa. Alam niyo, may tinatawag po tayong film tourism. Ang film tourism ay isa sa medium na pwede natin gamitin para ma-push, ma-promote, ma-market ang ating magagandang lugar. Because in film, mag-shoot sila, kailangan nila ng visuals. Mapapanood ang 12 short film sa Central Plaza Cinema hanggang sa Linggo, April 21. Brian Balderaje, humahataw sa balita ngayon. Dinarayo ngayon ang isang natatagong pasyalan na may kakaibang amenities at ganda na tiyak na kagigiliwan ng mga turista. Ating pasyalan ang Esmeris Coconut Farm na matatagpuan sa Daang Hari Campground sa Bayan ng Liliw, Laguna. Si Christian Lopez, Smay Patikim. Nakaisip ka na ba na maaari mong puntahan para makapag-relax mula sa stress ng iyong trabaho? O kaya'y makapag-muni-muni at makapag-unwind? Huwag mo nang palagpasin at isulat mo na sa iyong listahan ang Esmeris Coconut Farm ng Liliw, Laguna. Hindi maitago ng ilang mga bakasyonista ang kanilang masayang experience sa lugar. Ay, feeling namin nasa ibang lugar kami. Parang nasa abroad, ganun, Bali. Kasi ano nga, Bali-inspired yung swing. Kaya din namin kasi actually pinili itong farm na to. Kasi gawa nung Bali-inspired niya na swing. Yung swing. Tsaka yung view, yung hangin. Nakaka-relax siya. Ano pa, ako pa second time ko po. Sila po first time lang po nila. Kasi po, kaya po ito yung napili namin. Ako po, di ba po nakapunta na po ako dito? Eh, yung kapatid ko po kasi sa Manila pa po napasok. Eh, gusto niya po makapag-unwind before siya pumunta ng Manila. So, kaya dito po kayo pumunta.
Alam niyo, kahit tumingin lang po kayo dyan, parang makakapagpahinga ka eh. Patok din sa mga turista ang kinagigiliwang amenities sa pasyalan. Sa day tour po is meron po kaming giant swing, which is yun po yung pinakang naging highlight po ng Smiley's Farm. Also, the giant sky net bed. Tapos meron din po kami ng mga restaurant po. Meron po kaming canteen, meron po kaming cafe, and meron din po kaming barbecue house. Tapos sa loob po, meron din po kami ng mga swings po. Meron din kami ng giant coconut and yung aming bamboo clock po, which is isa po sa pinakang naging highlight po ng Smiley's Farm po. 50 pesos lang ang entrance fee dito at pwede rin mag-stay kung gusto mo namang mag-overnight. Bali, ang entrance fee naman po sa Smiley's Farm is 50 pesos per head lang po. Bali, yung 6 years old and below, that is free na po yan. So, ang ino-offer po talaga namin is yung camping po. Then sa camping po, we have different types of rooms, which is meron po kaming deluxe cellar suite, then banyan tree house, bamboo suite, and yung mga glampings po. Bali, yung glampings po talaga yung most pickable po namin. Kung galing ka sa Maynila, aabot lamang ng 5 oras ang biyahe. At kaunting lakad lang mula sa parking area ay mararating mo na ang Smiley's Coconut Farm. Bali, sa Smiley's Farm po, ang kakaiba po para sa akin, sinasabi din po ng ibang tao is yung kung paano po makikitungo po ng mga tauhan po, which is friendly, ang tulong-tulong, kaya po yun po yung isa sa kakaiba sa Smiley's Farm, and also po yung yung mga amenities and tulad nga po ng mga glampings po. Kasi dito po sa Liliw is talagang iisa lang po yung nag-o-offer ng gantong camping site na may mga glamping tents, which is yung Smiley's Farm lang po. Perfect ang lugar na ito para sa inyong pamilya at barkada. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at mag-unwind dito sa Smiley's Coconut Farm ng Liliw, Laguna. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, Humahataw sa Balita Ngayon! Malakas na sistema ng bagyo ang tumama sa Midwestern US na naglabas ng hail, mapanirang pagbugso ng hangin at tornadoes. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita, si Abby Valdez live! Ngayon! Hey Abby, kamusta ang sitwasyon sa dinaanan ng bagyo? James, ang isang malakas sa sistema ng bagyo na humagupit sa mga bahagi ng Mississippi Valley at Midwest o Martes, April 16, ay nabagsak ng hail, mapanirang pagbugso ng hangin at ulat ng tornadoes sa hindi bababa sa 10 counties sa Nebraska, Iowa, Missouri at Kansas. Isa sa mga buhawi ay sumira ng mga gusaling pang-agrikultura at tirahan sa halos 7 milya na landas sa Dallas County, Iowa, habang isang EF1 tornado ang bumagsak sa Smithville, Missouri na pumunit ng bubong at nagpaguho ng bahagya sa dingding ng isang gusali. Nagbanta rin ng flash flooding mula sa malakas na pag-ulan sa mga bahagi ng Northern Plains at Mississippi Valley dahil inaasahan na aabot sa 3 pulgada bawat oras ang babagsak sa ilang lugar. Lumipat pa east noong Miyerkules, April 17, ang mga bagyo papunta sa Great Lakes at Ohio Valley hanggang Tennessee at Arkansas, habang isang panibagong mga bagyo naman ang forecasted nitong Huwebes, April 18, na tatama mula Texas papuntang Ohio. Dulot ng malakas na hangin ay nakataas ang panganib ng sunog sa southwest, kaya aktibo ang red flag warning sa New Mexico, Texas, mga bahagi ng Colorado at northeast Montana. Balik sa iyo, James. Abi, napakaganda ng weather dito sa Maryland, ano? Pero may mga parating pa rin na mga bagyo. Ano ba ang maaasahan sa mga panibagong bagyong itong parating sa US? James, inaasahan ang pagtaas ng fire risk dulot ng mga parating na bagyo sa ibang mga estado, at lalo na kung pagsasamahin ng malalakas na hangin at low humidity at brittle brush, maaari itong makapag-cause ng sunog. Kaya inirekomenda na umiwas muna sa anumang activities na maaaring makapagdulot ng sunog. James? Correct. Maraming salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na noong September 1967 ay nagulat ng 115 tornado sa loob ng 5 araw.
Magsasagawa ang Philippine Consulate sa Toronto ng Filipino International Students Convention sa May 11. Inaanyayahan naman ang ating mga kababayan sa Malaysia para sa isang health screening program. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Consular Outreach Mission ng Philippine Embassy ng San Francisco sa Reno, Nevada sa May 17 at 18. Ilan sa mga serbisyong konsular na ipagkakaloob ay ang passport renewal, dual citizenship application at overseas voting registration. I-release naman ang appointment slots para sa passport at dual citizenship sa April 29 ng alas 6 ng gabi. Ang mga appointments are free at non-transferable. Para sa iba pang detalye, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/phnsf. Iniimbitahan ang mga Filipino International Students sa Toronto, Canada at mga karating lugar nito na dumalo sa isang convention sa May 11, 2024, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng convention na ito na magbigay kaalaman sa mga estudyante tungkol sa family services for settlement, integration at employment sa Canada. Sa mga nais makibahagi, sagutan lamang ang Google form or scan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/phintoronto. Malugod namang inaanyayahan ang ating mga kababayan sa Malaysia para sa isasagawang health screening program sa April 21 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Migrant Workers Resource Center. Ang programang ito ay nagkakahalaga ng RM150. Sa mga nais makibahagi ng programang ito, bumisita lamang sa link or maaari niyong scan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phinmalaysia. Samantala, inaanyayahan naman ang ating mga kababayan sa Jakarta, Indonesia sa town hall meeting sa April 21st mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Layunin ng meeting na ito na makipagtulungan sa ating mga kababayang OFW sa bansa hinggil sa kanilang respective programs. Magbibigay rin sila ng on-site consultation services mula alauna 30 hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga nais dumalo sa town hall meeting, iscan lamang ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Indonesia sa facebook.com/phlinindonesia. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. James, pwede bang bumate? Sure na sure, pwedeng pwede! Ayun, may pasabog ba talaga si James? Narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Maya Paldo po kay kayong anke, Pilipinas, in Pampanga po, kang mama po, pong tata. Ingatan ako po lagi ninyo kung ginuda ko sa labi. Mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isasagawang mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula na po ito sa April 22, araw ng Lunes, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 2, talatang 24 hanggang 25. Datapot si Jesus sa kanyang sarili, ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. At
yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikalabing siyam sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Colubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, April 19, 2024. Mula rito sa Maryland, USA, ako po si James Bontuyan. Ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Texas, USA at mula rito at dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.